Hello guys, good morning. It's Friday, June 21. It's a rainy day, very gloomy day kasi lumabas kami kanina nag-bike and buti na lang nakabili talaga ako ng tarapal dun sa tri-bike namin ni Kyle. Say hi, Kyle. Hi, say hi. Hi. Yes, so hindi ko siya ma-videohan kasi nga naka-birthday suit siya ngayon. As always. Tapos, medyo umulan, kaya ang ginawa namin is bumili kami ng pandesal. Yan, so yan ang breakfast ng anak ko. Hindi siya masyado sa mga pagkain na yung kinakain namin, yung tuyo, itlog, kanin. Hindi siya mahilig sa mga ganun. Ang gusto niya yung mga chichirya. Kahapon naman, cheese sticks na naman kami. Halos maubos na niya. So later on, siguro kakain na ako and magpapahinga lang kasi 1 hour din yun na exercise. So bala ko sana morning and evening para wala lang, para alam mo yun, hindi ako mag-gain ng weight kasi ang nangyayari, sobra naman ang kain ko after kung mapagod. So ang ginagawa ko para magpapahinga muna ako, relax muna, and then after that, tsaka ako kain. So, ang plano ko today, wala pang masyado kasi kapag yung anak ko gising na, medyo nagugulo na yung mundo ko. Siya yung malaking distraction ko, but at the same time kasi siya yung inspiration ko eh. Yun, mahirap man, pero yun, kailangan kayanin. Yun, so meron siyang mga parang, hindi ko alam kung skin asthma yun or buong araw. Kasi dahil nga ayaw niya magdamit, naglalagay ako ng Aceite Alcanforado. So hindi ko lang sure kung dahil ba dun sa Aceite Alcanforado yun or baka dahil wala siyang damit habang nagutulog. Ito bali yung ginagamit ko. Nilagyan ko siya ng lotion for bumpy skin. Sana mawala. So kaka-breakfast ko lang, tapos pwede na lang pag meron akong suot na contact, ay hindi ako naayos yung mga bagay-bagay. Tapos kasi pag wala, yun ang hirap sa akin. Ang hirap kumahanap yung mga gamit. So, konting case na lang. Pag may sarili ng kwarto, siguro doon na ako mag-aayos sa mga gamit ko kasi parang medyo napasilakan. Ang iba, binibenta ko kasi sayang naman dahil hindi magagamit. Madadaan pa na ibang tao. Ang activity namin ng anak ko, nagre-write kami. He is into writing now. Hindi naman into, pero yung teacher niya is guiding him on how to write curves and lines, which is he's very good at yun na lang, mga lines and curves and tikit-tikit, gano'n. And hopefully makapagsulat siya na sarili niya yung pangalan, gano'n. He is 11 now, kaya sana lang ma-improve yun. So meron akong binili mga bags, tapos marami siya mga tracing pads. Nabili ko na before yun. Ngayon lang nagkaroon ng time para magsulat siya kasi akala ko ayaw niya talaga. At sinisira niya kasi minsan. I-encourage ko siya mag-ride kaya frustrate ako. Pero I'm happy na nakakapag-ride. Minsan siya pa yung nag-aaya. Sasabihin niya, writing time or gusto mag-ride. Gano'n. Sasabihin niya sa akin. Puno ng avocado. Ito yung aming bike. Bike ni Kyle. Diba, Kyle? Ito yung pineapple na hindi nakakain. Ayan, ang puno ng santol. Ito yung puno ng santol at ito yung bunga niya. Malapit na siyang mahinag. Pero hindi ako sure kung mahihinag na nga ba. Medyo matagal na siyang nakahang dyan, buti hindi kinukuha. Yeah. Buti na lang hindi kinukuha. Kasi may mga times na nakikita namin pinipitas kahit na hindi pa hinog yung santol. Kaya sinabihan ng tatay ko na pitasin niya na lang kapag kapag hinog na siya. Para hindi magtampo, di ba? Sayang kasi konti lang yung niya ngayon. Konti lang yung bunga niya ngayon.
June 21 na, fiesta pa din. Hindi pa tinatanggal. At eto na yung bougainvillea. Wala na siya masyadong ano, bulaklak. Ayun pa o. Oh. Yung puno ng santol. Ayun pa o. Oh. Eto. Ay, sana mamunga kayo ng marami. Tapos mahinag na. Ako kayo kuwi ng hindi pa kayo inom. Basta meron siya. Ayun siya o. Oh. Ayun na yun. At hindi na. Ayan, naka-zoom in na. Ito yung santol. Ayan o. Oh. Hindi pa siya ano. Hindi pa siya siguro hinog. Diba, nakita mo na? No, meron na no. Saka yun. Isa. Doon. Ayan, isa. Gaanap pa kami ng santol kung meron pa. Parang wala na yata. Akyat ka. Come on, akyat. Takot siya sa heights. Oh. Op. At ayun si Shido. Shido! Good morning! Natulog ka? Wala yung girlfriend mo. Ha? Gusto niya talaga sa labas ngayon as in ayaw niya nang nasa loob din siya. Shida! 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 Isang gusto niya lagi siyang pinepet. Ah, Shida! See yourself? Ano yan? Huwag dyan ay, huwag dyan. Huwag dyan. No. Kasuit nitong pusa na to eh, oh. Ah, Shido. You like outside? Huh? Gusto niya talaga nasa labas siya. Nasa kwarto na naman kami at nagubad na naman siya. Ay, nako. Hindi pa tayo tapos lumabas, ay, Kyle. Ay, nako. Cheese sticks. Sana hindi matulog. Kakain siya ng cheese sticks. Ito na lang natin. Kasi kagabi, ito rin yung dinner niya. So, itong cheese sticks na to na binibili ko. Ano siya? Worth 65 pesos. 50 pieces na yon. Pwede siyang pang business. Iba siya doon sa nabibili ko doon sa mga grocery stores na ano, mas mahaba siya and mas okay yung lasa. Ewan ko, parang yun ang favorite ng anak ko. Mas malutong kasi. Ito yung madalas namin bilhin doon sa flea market or doon sa talipapa na malapit sa amin. Meron papaya, avocado, mango, ripe mangoes. Anyway, so pag may anak ka palang autism, dahil nga ilang taon na rin siya, kailangan ko mag-adjust lalo na sa mga gamit na binibili ko. So, hindi ko basta-basta siya maiwan sa isang lugar kasi madalas siya magtapo ng gamit. May mga nabili ako na gamit dito sa bahay kasi nga nahihiya din ako sa amin ko kung puro lang siya basag tapos hindi ko pinapalitan. So, yung iba pinapalitan ko like yung mga plato, like
yung ibang mga babasagin na nabasag dahil yung sa anak ko, minsan pag siya nababasag siya sa pinapalitan ko. Usually, ang baso namin ngayon is stainless para hindi na siya ganun basta-basta masira kahit iba to. So, yun, bumili din ako ng mga bowls, ganun. Although, mas prefer sana ng mami ko yung ceramic kasi mahilig yun sa mga ganun eh. Meron kasi kaming cabinets na nakalagay lahat yung mga babasagin na mga China niya yung... China ba tawag na? Basta yun yung mga ano, plates, gano'n. So, yun, medyo maligat na naman siya. Kaya yun ang reason kung bakit mga silverwares. Mga silver yung pinipili ko, mga plato, minsan yung merong, kung may mga division yung plates. Kasi pag nagwawala siya, medyo matagal siya bago kumalma. And sabi ng therapist, kailangan kong hintayin na kumalma siya. E minsan kapag talagang gutom na ako, wala akong magawa. Kundi habang kumakain ako, yun, nagwawala siya. Kasi pag na-delay pa na na-delay, yun, minsan syempre pag gutom ka, nahihirapan ka na mag-isip. And mas lalo ka mag-frustrate. So, ganun ang ginagawa ko. Dati kasi, pinapauna ko siya kumain. So, ngayon, nauuna na ako. Para at the same time, parang tinatakam ko siya para ma-encourage ko din siya kumain. Kasi hanggang ngayon, medyo mahina pa siya kumain. Pero, pagdating sa mga junk food, gusto niya talaga. Ano kayang ulam ni Kyle? Anong dinadial mo dyan? Kaya. Ito yung problema ko eh, kung anong ulam niya. Okay, so story time. Galing kami sa Alpha Mart. Yun ay parang convenience store na malapit dito sa bahay. Tapos, kasama ko si Kyle, bumili kami ng cleansing wipes. Ginagamit yun for everything, lalo na sa pag nagpupo siya, ganun, kasi minsan hindi maiwasan. Lalo na at his age, very active, and at the same time, ewan ko kung bakit, minsan may toilet naman, pero makakapag-release siya kahit hindi sa toilet, lalo na dito sa kwarto. So, I make sure na nililinis ako siya na maiki. And then, pagpunta namin doon, ayun na nga, medyo nagkaroon ng konting struggle si Kyle. Naiihi siya, sukat ba naman nilabas niya. Tapos, ay, buti na lang na naagapan ko, nilabas ko siya doon sa maharapan at doon ko na lang siya pinaihi, doon siya may kanal. I mean, walang choice eh. At the same time, minsan nakakahiya, kaya lang, wala naman ako magawa. Kailangan ko siyang makontrol. And nung nasa cashier kami, hindi pa pala na punch. Tapos narinig ko, parang may sakit yung bata. Mahirap kasing, mahirap yung sa sitwasyon ko, lalo na alam ko na yung mga bagay na minsan makakapag magti-trigger sa kanya ng meltdowns. Ayun, na-control ko naman yung situation, kaya lang minsan kailangan ng muscles, kailangan yung malakas na kamay, kasi pag hindi, pwede siya makapasag doon sa store. Or yun ang worry ko, yung makapasag kami at siyempre, hindi ko mabayaran agad. Diba? Parang yun, nakaka-worry. Kaya, ayun. Madalang lang kami pupunta doon, usually before taking him to school. Kasi parang pinaka-reward niya, nauuna muna reinforce. Kasi gusto niya pumupunta doon talaga. May mga favorite siya na food na pinapabili niya. And talagang yung iba, unhealthy talaga . Lalo na candy in the morning. Ay, naku. Sugar na naman. Tapos maya-maya, tawa na naman siya ng tawa. So, yun ang effect sa kanya. Ayun ang reason kung bakit madalang lang kami pumunta kahit dyan lang. Or pinapabili na lang yung iba kung sakaling may kailangan. Yung iba yung mabilis. Yun. Pero ako, nakasama siya, hindi pwede kasi lagi at lagi niya akong pipilitin pumunta doon. Bumili din ako ng Yoguri. Ito yung Korean ramyun. Kasi na-miss ko na dahil matagal na akong hindi nagko-Korean noodle. 57 pesos siya doon. 2 hours later. Anyways, nagpagupit nga pala ako kahapon. Sa Mini Glam, doon sa may palengke. Shout out to Bebot. Yun yung
kaibigan namin na nagugupit sa family. So, ayan, gusto ko ba mas maigsi eh, kaya lang hindi ko alam pa nang gupit yung gusto ko. But anyways, ginawa ko lang lang side. Yung one-sided. Meron akong nabasa na yung antiperspirant pala, nagkakos din ng breast cancer dyan. So, gusto ko yung organic lang, yung ginamit ko since high school. So, dahil hindi naman ako nag-work sa office, usually doon ako nag-roll on. Pero pag sa bahay, ito, Tawas powder. Powder siya nila, nagay sa kilikili. And nakakaputi siya at the same time. Bear! Nasaan ang bear? Bear daw, sabi niya. Anyways, magluluto na yung father ko ng fried chicken. Yun ang ulam namin for today. Kasi tinola sana yung ulam kaso hindi paborito ng pamangkin ko sa kanin kain. Mas gusto nila yung fried. So, fried. Kaya, magluluto ako ng Korean noodles. Kyle, what's your name? Arthur Kim Kandaya. Very good. What's your mama's name? Very good. Alam pa rin niya. So, nagpa-practice kami. Siyempre, malaki na siya, no? So, alam niya dapat yung name ng mama niya. And, of course, yung sarili niyang pangalan, di ba? The next day. Hello, guys. So, today is June 22, 2024. It's Saturday. Tapos, ayun, galing kami sa pagbabike kanina. Nag-start siguro kami from 6:30 to mga 7:30 na nung dumating kami. And dito lang, around barangay lang. Tapos, umili kami doon sa tito ko. Ayun nga, medyo, ano kasi, pag-ising niya kasi mga 5 a.m. Medyo iba yung mood niya. Tapos, hindi ko alam kung nag-ising ba siya dahil narinig niya ako nakikinig, nag-e-edit ng video. Tapos, ayun, medyo moody siya. Tapos, ang ginawa niya, hinila niya yung buhok ng lola niya na katabi lang namin matulog. So, ayun, syempre, masakit siyang humila ng buhok, which usually happens pag irritable siya. Kaya, minsan na yun, hindi ko mapigilang mapalo ko siya. Syempre, naaawa ko sa lola niya, may sakit na nga, tapos gaganunin niya. And, pinagsabihan ko siya. And then, later on, after nung kumalma na siya, tumabas kami ng sa may kitchen. Tapos, sabi ko, you should say sorry to your lola. Ganun, or mommy ang tawag niya. Tapos, nagsabi naman siya. Sabi niya, sorry mommy. Tapos, siguro naalala niya yung ginawa niya. Tapos, bigla niya sinabi, nanabunod. So, yung anak ko kasi hindi pa siya totally, ano, nakakausap ng, yung mag-answer siya ng question na, anong ginawa mo? Ganun, hindi niya masagutan yan. Basta, hindi na lang siya magsasalta. Pero, yung narinig ko na nagsalita siya na nanabunot, sabi niya ganyan, nanabunot ka, yun ang exact na sinabi niya kay mami. Si mami naman sabi, hindi ako nanabunot, ikaw, sabi niya. Pero yun ang usually na ibig niya sabihin. Siya siguro, kasi usually pag iihi, sabi niya man siya sa akin, ihi ka, ganun. So, yun, sabi ko, pinaliwanag kay mami, sabi ko, siya ang nanabunot talaga. Yun ang ibig niya sabihin. Pero, laging ka, ang sabi niya. So, yun naman, after niya nag-sorry, medyo okay yung mood niya. Pero, para naman mawala yung, ano niya, nag-bike kami. Hindi ko na na-vlog kasi, ano, minsan kasi pag mahirap kasi yung attention mo nasa dalawang bagay, baka mamaya mabangga pa kami. So, ayun, hindi na ako ibang klase pag si Kyle lang kasama mo. As in, may mga times na, ano, yan. Ayokong man sabihin, pero always very challenging pag siya ang kasama ko. Kasi, kailangan yung mata ko nakatutok sa kanya at dun sa dinadaanan namin para hindi kami, you know, para safe pa rin kami. Ito yung favorite namin, Cornic. Sabi ko, bibili lang kami ng Cornic. Pero, dahil nga, sabi ko, baka bumili ako ng chocolates para sana for the next day. Kaya lang, kinain mo na anak eh. So, ano pa yung for the next day mo? So, may lisi sa sweets. Ang gagawin ko sana, reinforcement ko, eh, kaya lang, hindi ko na napigilan.
Nice. Nauna niya na naman kainin. Yeah, yun ang ano kong warning sa ni. Parang dapat itatago ko muna tapos ayun. Dumuhan niya na. Nung nandoon na kami sa tindahan, buti na lang nasa dito po kami. So, nakaupo siya dun sa backseat nung tri-bike. Tapos bigla siya naiki. Minsan hindi siya nagsasabi na naiki siya. And then, syempre nakakahiya. Eh, hindi ko naman maiwan yung bike. Kasi hindi siya sanay basta-basta pumasok sa loob ng bahay ng first time niya napuntahan. Ako na lang kung pwedeng doon na lang siya sa may kanal umihi. So, pumayag naman yung tito ko. Tapos, yun, nalagyan yung pinakailalim nung, yung pinakababa nung seat ng tri-bike. Tapos yung dito ko pumunta, tapos binuhusan niya yung pinakababa. So, thankful naman ako. Pero usually, most of the time, ganun siya. Every time na nag-bike kami, meron mga nangyayari na hindi ko maiwasan. May time na nagwawala siya, may time talaga na ba? Ganun. Parang part na ng life niya yun. Siguro dahil nahihirapan siya usually sa public places na may mga tao, lalo na hindi niya masyado kilala. So ngayon nakilala niya na, sabi ko lolo niya yon, sabi ko lolo Fred, ganun yun. So kaya ako pinapakilala para at least alam niya yung mga kamag-anak namin, kasi mahirap yung wala ang kamag-anak dun sa napuntahan ko na family. Kawawa sila kasi wala akong nakitang tinrato sila bilang kamag-anak. And sad to say, yung family na yun, parang nawalan pa ng nanay. So, parang, feeling ko, ang sad ng life nila na buong family. Kasi nakita ko yung kung paano sila pinalaki ng parents nila. Tapos, ayun, parang naging isolated sila sa mga family nila. And napatunayan naman nung kinasal yung guy. Hindi ko na papangalanan, pero yun, sad story talaga. 3 hours later. So after ko magpahinga kanina, nag-lunch ako, tapos noon napansin ko na after naming mag-bike, or before pala, doon ko na-realize na medyo lumalangit-ngit na yung aming tri-bike, kasi nga hindi ko pa siya nalangisan ever since. Or siguro dahil nga bago at that time, nawala sa loob ko na kailangan ko pala siyang langisan, kasi nakita ko yung kadena niya, medyo marami ng rust. Tapos nauulanan pa siya dahil unlike dun sa dati naming place, hindi siya nababasa. So ngayon, nababasa siya every time na umuulan kasi nasa may ground siya, nasa lawn. Kaya ayun, chinek ko, medyo may rust nga. May mga kalakalawang, lalo na doon sa part na naiihian. Kasi yung anak ko, minsan, napaka-naughty niya. May time na naiihi siya. Tapos, doon na siya naiihi. Which is not good, alam ko. Kaya lang, hindi ko maintindihan. But may time na hindi siya nagsasabi. Pero may time naman na nasasabi niya na magwiwiwi siya. So, ngayon, 9:45 na. Later, siguro mga 12. Lunch. So, ngayon, papalikuan ko muna siya. Yun, naayos ko rin yung bike. Habang tinatanggal ko yung pinaka cover nung gulong, kumakanta siya ng All By Myself. Natatawa tuloy ako kasi syempre single mom ako, and then ako yung gumagawa na supposed to be na ginagawa na isang, alam mo na, kaya lang, ganun talaga ang life. Diba? Sino pang gagawa nun? And bike naman namin talaga yun, diba?